25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Yes po! Magandang hapon po, Pilipinas! Ayan. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, ganun din po sa mga nakikinig po sa kani-kanilang mga talapihitan. Ako, at araw po ngayon ng Biyernes. Syempre, tuwing Biyernes po. Tuwing Biyernes. Ano pa nga ba? Tuwing Biyernes. Ang alin? Eh, syempre, magsasama-sama po tayo. Yun! Magsasama-sama po tayo. Alin? Sa isa't kalahating oras. Yun! Ng awitan. Uh-huh. Ng kantahan. Ng tawanan. Ng sayawan. Uy! Syempre, kasama po ang inyong lingkod. Ako po, si Eric Bocal. Ako naman po, si Sinyong Tigasin ng Bisayang Batanggenyo. Nangigising ng bubulang. Uy, oh, hindi! Dapat may ganun. Uy, samahan niyo po kami sa loob ng isa't kalahating oras. Tayo'y mag-aawitan niya. Ayun. At syempre, yun nga. Mag-aawitan na magkakantahan pa. Magsasayawan pa. Hindi. Lobby naman. Hindi kasi lagi na talagang inaabangan nila. Oh. Yung pagsasayaw mo. Uy, hindi naman. Diba? Magandang hapon po. Ako, ngayon nga, na special po na araw ngayon. Bakit? Dahil syempre, ngayon yung ano, yung ating meron tayong featured song ngayon. Oho. Syempre, ang featured song natin ngayon. Ano 'yon? Eh ang Buhay Abroad. Aw, 'yun. Buhay Abroad. Aha. Na inawit po. Uh-huh. Inawit Nino ng Habibi Boys. 'Yun, Habibi. Ayun po Boys. Yung ating ano ngayon. Uh-huh. Yung ating pong contest ngayon. Aha. Ay tungkol nga po sa awitin po ng Habibi Boys. Yun, lahat ito na Buhay Abroad. Buhay Abroad ang kakantahin nila. Oh, lahat sila. Pare-pareho sila nang aawitin. Okay. Isang awitin lang. Yun, Buhay Abroad. At syempre, yung mga members niyan. Oh, si Rodney Gungob. Oh. Siya po yung nag-compose. Taga Paranaque po siya. Talaga? Jonel Ahosoda, taga Taguig. At Marco Anthony Remulla. Wala ba mga Habibi Boys dyan ako? Yung nga po eh, una pong ano usapan, pupunta po sila dito pero nagkaroon po, mayroon po silang mga ano. Sayang naman. Oh, medyo nagkaroon ng, medyo busy po. Dahil may ginagawa din silang ano, movie. Talaga? Oo, dapat galing guest natin sila ngayon. Ay, sayang nakapag, naman. Usap na po kami, medyo nagkaroon nga po ng ano, alam naman natin yung mga artista, diba? Mga busy-busy po yan. Ganun pero ba yun? Don't worry. Bakit? Dahil marinig nyo yung kani-kanilang awitin. Yun. At syempre, sila ay nanonood ngayon. Ngayon? At syempre, bakit ni sila manonood? Bakit? Yung feature natin. Ayun. Yung kanilang awitin. At syempre, dahil awitin nila to, sino nga ba yung the best na makakapag-judge sa awitin? Sila na rin? Oo. Ganun? Para hindi tayo mahirapan yung mga nagja-judge dito. Iyan naman pala. Oy, happy watching. Magandang umaga po. Sa inyong, anong umaga? Ay, umaga pa rin. And thanks for sharing daw. Hello daw po, sabi ni Ma'am Rosel Albutra. Ay, hello. At syempre, bumabati na rin po ang ating contestant. Ngayong araw na to, Sino? Noveline Torres Bagasin. Si Noveline ay taga Cagayan Valley din siya. Pero ngayon pala po ay kasalukuyang OFW dyan sa Taiwan. Yun. At syempre, ibibigay muna natin ang alin? Yung nanalo last week. Yun naman pala. Nanalo po last week. Garnered an average score of 83
0.92, partner. Oy! Ibigay mo na. Aw! Baka ang nanalo po ay... Ibigay pa ng iba. Yun, ang nanalo po ay si... Sino? Melinda Valarusa. Yun. Congratulations po. Ang kinanta po niya. Ano bang kinanta niya? Ages yun eh. Ages. Basta kanta ng Ages yun. Hula ko lang ha. Totoo. Dalahulan naman yung luha at saka yung isa. Yung ano? Oh. Ano ba? Yung... Basta kanta ng Ages yun. Uy, pero ngayon po ha, ang mga contestants po natin, aha, eh puro mga OFW. Wala tayong yun. Ano, wala dito sa wala sa Pilipinas. Pilipinas. So ayan ang ating okay. Mga ano, Cagayan. Congrats aha. Daw po sa winner. Aha, congratulations. Sabi ni Ma'am Veniza Badu. Hi, Ma'am Veniza Badu. Marami pong salamat sa inyong lahat. No? Yes, thank you. Paano mo ako ha? Kasi parang good morning pa rin yung mababati ko talaga. Sanay na tayo sa good morning. Monday to Friday, no? Oo, good morning. Good pero morning. Syempre mag-Friday. So, good morning dun sa mga taga-ibang bansa. Sabi nga natin, anong oras man po yun, dyan. Naman umaga pala. Man po dyan. Yun. Tanghali man po yun. Dyan. Hapon man po ayun. Dyan, gabi man po dyan, madaling araw man po dyan, suma sa inyo na po. Ang alin? Ang Friday edition na... Ano? Hindi, joke na. Nako, tinig at himig po tayo ngayon. Oo, dahil next week wala po tayong ano, dahil next week ay... Holy Week. Holy Week next uh-huh. week. Good Friday, uh-huh. Eh wala po tayong ano, syempre... Tayo po ay mga yung iba magbabakasyon kayo nandito kayo may magpapako sa krus may magpapako pa sa krus may magpapako sino dito oo sino si paring Alex grabe ka naman parang sinabi mo napaka makasalanan ko Alex banal yan bro banal yan magpapako lang talaga oo you know tapos tanungin mo kung sinong magpako sino si Joey Uy, talaga sa Pampanga, di ba? Si Kuya Joey sa Pampanga. Tapos tanong mo ko sinong papalo sa likod ni paring Alex. Si paring Rafi. Grabe. Ay, nako. Yeah. Oo. Masamahan niyo po kami. Magtatawanan po tayo dito habang na nakikinig. Tatawa lang tayo. Ng inyong tatawa mga, lang po kami ni ano, ni Senyo ngayon. Mga paboritong ko. Kailangan siyempre, pag malulungkot, kailangan nagsasaya. Uy, hindi mo. Huwag ka naman ganyan, partner. Hello daw po. Uy, hello. Good morning nga naman kay Ma'am Veniza Badu. Yun. And hello daw po, good PM Sir Eric. Uy. Si Uncle Rudy ito. Uy, Uncle at Rudy. At Sir Senyong. Yes, good afternoon. At hello daw po, Engel. Oy. At hi daw po kay Chriselle Yantorin. Yo. Thanks for tuning in daw po. Uh-huh. And sa ano daw? Sa mga nagguwapuhan na DJ. Oy. Wow. Sabi ni Chriselle Yantorin. Dahil marami tayong contestants, yun. 8 sila. Uh-huh. Eh ibigay na po natin. Yun. Ang ating unang contestant. Uh-huh. Mula po siya. Sa bansang saan? Singapore. Uh-huh. OFW siya doon. Aha. Uh-huh. Pero sa Pilipinas, aha, sa Santa Teresita, Cagayan. Yun. Tawagin mo na partner. Contestant number one, Lynette Barcina Resurrection. Hello, KDCM Trenta. Ako po si Lynette Resurrection from Santa Teresita, Cagayan Valley. At kasalukuyang nandito ngayon sa bansang Singapore. Buhay abroad, masarap pakinggan. Pero mahirap sa tunay na kahulugan. Gustuhin ko man na manatili sa ating bayan, pero kailangan kong ako ay maglakbay. Alang-alang sa pamilya, mga anak at mga magulang, upang karoon ng magandang buhay. Masakit man para sa akin ang malayo sa aking pamilya, pero wala akong magagawa. Akala nila masarap ang buhay abroad, nagtitiis sa sabayan pa ng pangungulila,
Yun ang kaligayahan namin mga OFW, ang makita silang masaya. Kailangan kong maging masipag sa aking pinapasukan, dahil takot akong mapagalitan. Minsan ako'y natataranta kapag ang boss ko ay sumisigaw na. Bukang bibig pa naman niya ay ala, sura-sura. Pagdating ng sahuran, ang sweldo kong hinahawakan. Kinabukasan, resibo na lang ang naiyan. Akala nila masarap ang buhay abro. Nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabihan. Pero kailangan kong lumaban para sa aming kinabukasan. Anumang hirap dapat aking malampasan. Pagkatapos ng aking kontrata, ako'y sabihin na magkauwi na. Nakapiling ko na ulit ang aking pag- nila masarap ang buhay abroad. Sabi partner, sweldong hinawak-hawakan ngayon. Kinabukasan, resibo na lang. Resibo na lang. Oh, 'yun ang naiipon nila doon. Ang galing ng ano, no? Pang ano talaga, no? Pang OFW. Oh, ang galing ng mga nag-compose talaga nitong sina ano. Ay, galing ni Rodney. Galing. At syempre yung kanyang mga kasama sa Habibi Boys, si Jonel Hosoda at si Marco Anthony Remulia. Congratulations po sa inyo mga bossing. Sige, dahil busy daw sila ngayon. Oh, ganun. Pero papanoorin na lang mamaya ang video. Ayun. Happy birthday po sa kanilang members ng Habibi Boys, si Marco Anthony Remulia. Ayun, happy birthday. Mga Remulia, mga taga-Cavite. Oh, taga-Cavite, no? Partner, criteria for judging natin. Oh, siyempre, ikaw pa nga sa inyong kinakalimutan mo. Oo. Kinakalimutan mo. Paano manalo yung pag walang ganyan? Siyempre, meron tayong criteria for judging. Ito po, Habibi Boys. Ito yung criteria natin, ha? Aha.
Yung voice quality, 30%. Diction, 30%. Yung timing po, 20%. At syempre, yung audience impact, 20%. Oratorial of, 100%. 100% lang. Ay nga pala. Oh. Dahil syempre, next week, diba, sabi mo may magpapapa ako sa ko, si Kuya Alex. Sino yung Judas? Si Wilfredo. Talaga? Oh. Eh yung si Barabas at si Hestas. Eh di si parang niya Mel at saka si John B. Eh paano naman yung iba pa? Ano? Iba pa doon. Sino? Pagka si pangalan mo, sino si... ba? Sino? Si Poncio Pilato. Si Poncio Pilato. Eh si Ciprovena. Sino yung ano? Sino yung sino pa ba? Sino pa? Sino pa ba? Sino, ano doon? Wala na akong maisip ko sino pa eh. Ay, sino pa yung mga nado na hindi mo nabanggit? Ali, wala na doon. Mga busing natin ay. Tama na. Oh, yan sabi ni ano ni Jay Lord. Ito, si Jay Lord nagbabalik. Hello po sa inyo, Sir Senyong at Sir Eric. At sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa nyo. Ahoy. Hi na rin sa family ko. Uh-huh. Pakuldo family. Yon, si Kelly Lim andito na. Oy, si Ma'am Kelly Lim. Ay, ma'am. Good afternoon daw po. Mm. Sir Eric and Sir Senyong. Uy, from Eduardo Gallardo. Hi, Sir Eduardo. Good afternoon sabi po. Sabi ni Jess John Rich Prince. Mm-hmm. Pa-shoutout po kay Marco Anthony. Yo. Happy birthday at kay tatay ko. Yo. Sabi ni Ninang Benizavado. Ayan, sorry anong po sabi? Ha. Please don't call me, Ma'am Lodi Eric. Uy. Sorry na po, sorry na Ninang. At hello daw po sa lahat, sabi ni Novelin. Uy, si Jobs Benz. Uy, si Jobs Benz, nandiyan. 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 May po sa mga taga-placer. Yun, taga-placer, Masbate, Jobs Benz. Oo. Happy watching sa'yo. Nakakawala daw ng problema ang mga tawa niyo. Yun. O siyempre, tawa pa lang ni Senyo. Oh, hindi naman. Kaya alam nyo ba? Oo. Ano? Chismis yan? Mamimiss ko to eh. Ay, grabe naman. Wag naman. Mamimiss ko yung tawa ni Senyo. Hindi. Tuwing umaga. Ayan, pag Miyerkules at Huwebes. Ayan. Ano yun? Mamimiss ko. Ayan. Uy, grabe naman. Hi, Ate Ellen Tabulya. Watching po. Uy. Uy, sa Italy pala to. Italy. Si Ellen. Hmm. Tabula. Tabula Ilin o tabula. Tabula. Ayan, happy watching po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil maraming nga tayong contestant. Eh, ibigay mo na partner. Ganun. Ang galing nung ano, ang ganda ng kanta, no? Oho, ganda. Oo. Oh, ganda. Hmm? Mayroon na ibabatiin ka, bestie. Hi, bestie. Good afternoon. Hi po dyan sa Japan. Ayan, see you soon. Ay, ayan, Melanie San Jose. Oho, Ma'am Melanie San Jose. Si good afternoon. Melanie San Jose. Happy good afternoon. Mm-hmm. Hello daw po, Sir Senyong and Sir Eric. Yo. Ito na po ang ating contestant number 2 partner. Uh-huh. Mula po siya, uli. Uh-huh. Nagbabalik to yun. Nag-contestant natin to. Yes. OFW Riyadh. Mm-hmm. Nasamula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Pero dito sa Pilipinas, taga saan siya, partner? Taga Abra. Yun! Mm-hmm. Mm-hmm. Partner. Contestant number 2, Jelord Pakoldo. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Greg Pakuldo, OFW ng Saudi Arabia at ito po ang aking entry, Buhay Abra. Gustuhin ko man na manatili sa ating bayan, pero kailangan kong ako ay maglakbay. Alang-alang sa pamilya, mga anak at mga magulang, upang magkaroon ng magandang buhay. Masakit man para sa akin ang malayo sa aking pamilya, pero wala akong magagawa. Akala nila masarap ang buhay abroad, nagtitiis sa hirap, pagod, duble kayo. Sa bayan pa ng pangungulila, sana iwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo ng iyong luha. Music.
Ako'y natataranta kapag ang bus ko ay sumisigaw na. Bukang bibig pa naman niya ay yala, sura-sura. Pagdating ng sahuran, ang sweldo kong hinahawakan. Kinabukas ang resibo na lang ang naiwan. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, duble kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malaya, tumutulo ng iyong luha. Kapag merong karamdaman, halos wala kong malapitan. Kapag may problema, wala man lang mapagsabihan. Pero kailangan kong lumaban para sa aming kinabukasan. Ano mang hirap, dapat aking malampasan. Pagkatapos ng aking kontrata, ako'y sabik na makauwi na. Makakapiling ko na ulit ang aking pamilya. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, duble kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo lang yung luha. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, duble kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo na ang iyong luha. Salamat, contestant. Maraming salamat. Nako, ito. Speaking of ano, OFWs, no? Uh-huh. Isang ano kasi, isang OFW kasi partner, mm-hmm, yung ano, yung naiwi din na dito sa Pilipinas mula, mm-hmm, sa China. Tapos eh nagka-amnesia siya. Oh. So, ngayon umuwi siya, hindi maala, hindi siyempre, walang amnesia nga. Walang alaala. Uh-huh. So, yung hinahanap, uh-huh, yung kanyang pamilya. Wala ba siyang ID na dala? Eh, hindi ko ano, alamin, uh-huh, natin ngayon, uh-huh, kay ano. Ang kaanak daw ng OFW sa China na nagka-amnesia, patuloy na hinahanap. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, Kuya Tony G. Tony G! Yan sa sinisikap ngayong kumpakin ng Department of Foreign Affairs ang pamilya ng isang Pinoy workers na pinauwi mula sa China matapos itong ma-stroke at magkaroon ng amnesia. Sa nakuhang impormasyon ng DP mula sa Office of Consular Affairs mula sa e-passport database na walaan niyang nakalagay na record hinggil sa pamilya ni Richard Soriano Reyes
at hindi anya ito machine readable. Ayon sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA, sinisikap nilang kontakin ang kaanak ni Reyes, ngunit wala anya itong record. Sinabi pa ng DFA na nakumpirma lamang anya ang pagkakinanlan ni Reyes sa pamamagitan ng fingerprint ito na nakarecord sa National Bureau of Investigation o NBI, ngunit wala itong impormasyon tungkol sa kanyang kaanak. Matatandaan na noong 2017 ay na-stroke at na nagkaroon ng brain hemorrhoids ang nasabing Pinay worker at nawala ang memory ito matapos itong sumailalim sa operasyon. Dumating ito sa Pilipinas noong Marso 29 ng taong kasalukuyan at dinerecho ito sa Las Piñas General Hospital. Napag-alaman na sa una pag-alaman na sinagot ng DFA ang medical bills ni Reyes sa China na nagkakalaga ng humigit kumulang sa 4 na milyong piso. Ako si Tony Hildo ng DCMX na sa kanan ng hindi na may paninindigan. Salamat, Tia Tony. Maraming salamat. Pero ang may nabasa ako, ito daw, ito ano daw, yung ang trabaho niya doon, sa China daw. Sabi daw yun, DJ. DJ. Uh-huh. At meron siyang tattoo na hindi rin niya alam kung ano yung tattoo. May pangalan siya. Nakalagay, Amanda. Ganon. Pero hindi rin niya kilala kung sino yung Amanda. Ay, wala na nga. Amnesia nga. May amnesia. Oo, talagang ano na. Diba doon part na sa passport is nandun yung may address doon? Oo, yun nga. Baka naman siguro. Diba na-check lang nga daw? Through fingerprint. Ano pa yung nangyari doon? No? Ba't yung mga information yes. Hindi ma-ano? Kulang-kulang ba yung ano na ilagay correct? Niya doon? Bakit hindi ma- hindi nila ma-check? Nako. Sa kawawa naman. Ano? Kawawa naman. Siyempre, yun yung mga nangyayari. Tingnan yes, at saka yung tingnan mo naman ng lyrics bansa. Partner. Mm-hmm. No? Doon talaga ay nababatay doon sa mga totoong nangyayari sa mga FW. Totoong nangyayari talaga. Yeah, parang nakakalungkot lang. Nakakalungkot yes. lang. Pero syempre, lahat naman po sinasabi nga natin no, yung mga FWs natin, inaalay po nila yung kanilang sakripisyo sa syempre pamilya. Para sa pamilya. Yes, unang-una 'yon. Mm-hmm. Ayun ako. Partner ito. Yes. Ba yung mga ano mo natin. Sige. Totoo. Alin? Yan daw ang tawa mo. Noon pa. At happy watching daw po. Uy! Nanonood po sa atin. Sino? Ang mga taga, Comelec Placer. Uy! Happy watching po magandang sa inyo. Magandang hapon po magandang sa inyo, hapon. Mga taga Comelec po. Mga sa kababayan. Placer na ko. Maayong hapon sa inyong tanan. Alam nyo, siyempre, pag-eleksyon. Yan yung mga pagod na pagod. Correct. Yung Comelec. Nako, saludo po kami sa inyo. Yes. At maligayang panonood po. Yan. Hindi nyo? Ang sabi naman ni Jobs Benz, anong good luck daw po sa mga maganda to. Candidate sa Miss Rodeo Masbateño. Oh. Nagaganapin kailan? Mamayang gabi. Ganon. Good luck tayo. Po sa dalawang candidates mga taga-Placer. Good luck po sa inyo. Ano yung Rodeo? Sa, yung mismong ano? Sa amin mismo. Doon sa Mekat sa amin. Isang mga... yung maraming anong tawag doon? Baka 'di ba na ano? Rodeo Festival. Doon pala sa inyo 'yun. Sa amin 'yun. Oh. May biyahe kami doon. Oh, ganun pala 'yun. Ang alin? Oh, doon pala 'yun, no. Nung dati kasi dapat may ipoproduce kaming ganyan na documentary. Hindi ako nakasama. Yan yung gustong-gusto ko talaga, pa man din. Masarap doon, partner. Mm. Ang ganda ng mga tanawin doon. Tama. Good luck daw po kay J. Lord Angelo Villanueva. Yo, no? And wow, ang gagaling daw po ng mga contestants. Yo. Mamayang gabi na pala 'to, yung Miss Rodeo. At least dalawa kayo, dalawang taga-Placer. Uh-huh. Oras sa Pilipinas, partner. Oy. Ang bilis, oh. Bilis, no? Ganap na alas 5 na po ng hapon at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO sa PCSO Bawat Taya para sa Kawang Gawa. Magandang balita, ang PCSO Small Town Lottery o STL na sa probinsya nyo na. Exciting na mga papremyo. 3 times a day pang maaaring manalo. Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite STL sales representatives para makasali at manalo sa STL 3 times a day. Every day sa STL Bayan ang manalo. Ang PCSO Lottery Draw ay mapanood ng live sa PTV4 tuwing alas 9 ng gabi. Maaaring itong mapanood via live stream gamit ang inyong mga cellphones, gadgets at internet. I-like, i-follow o mag-subscribe sa mga sumusunod na social media sites.
PCSO's official website, Facebook page, YouTube account, PTV's official website, Facebook page, Periscope streaming, Dailymotion live, YouTube account, at syempre, dito rin po sa DZME. Samantala, narito po ang resulta ng 9 PM Lotto draw kagabi sa Super Lotto 649, 14, 16, 28, 17, 27, at 37. Wala pong nanalo ng jackpot prize na 93,198,466. 16 po ang maitig 54,080 pesos, 861 ang maitig 800 pesos, at 17,059 ang maitig 24 pesos sa Lotto 642, 9, 20, 17, 27, 18, at 39. Wala pong nanalo ng jackpot prize na 47,329,992. 23 po ang maitig 25,000 pesos, 1,238 ang maitig 450 pesos, at 19,796 ang maitig 24 pesos sa Swerte 704, sa Easy 2, 422, at sa SCL Games po, sa Pares, 5-4, sa Swerte 3, 994, at sa 2 digits ay 9-4. Para natang kiligin at ating laruin, Lotto Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo, scratch it din ang makakas, cash ng swerte, at bagong small town lottery. Eh, tinatanong ni ano? Nino. Babalik po kami pala muna. Tinatanong ni Job ano Spence, sariling compose yan. Opo. Kinompose po talaga ng ano, Habibi Boys para sa mga OFWs natin. Wow, ganyan ang tono. Good job, sabi ni Rosel Albutra. Ayan. Ang galing mo, bro J. Lord. Ayan, yehey daw. Sabi naman ni Ninang Benisa, kawawa na mo. Kawawa nga yung OFW. Ayan, i-post na lang daw picture sa social media. Nako, kawawa naman. Diyos ko, sabi ni Rosel Albutra. Sabi ni J. Lord, kawawa naman si Kabayan. Partner, mayroon kami nakalimutan ka ito si, sabi ni J. Lord, pa-shoutout na rin po sa isang taga-subaybay natin sa DZME na si Ariani o Ariana Kabading Madalipay. Yun. Hello sa iyo, sabi ni J. Lord. Shout out po! Oy, ano ba? Ayan yung ina, ayan yung ano. Yun ang inaabangan, inaabangan nila. Tawa na parang Alex. Kaya nga Sir Eric, ang dami kong luha dito na kanta noong napanood ko sa mga Habibi Boys. Yo, ang Buhay talaga? Abroad. Uh-huh. At sa lahat po ng contenders ng Buhay Abroad, good luck sa inyong lahat. Good luck. Uh-huh. Good luck po sa ating lahat. Luto mode daw. Uh-huh. Yung isa nating contestant, si Novelin Torres. Ayan, nagluluto siya habang nanonood talaga siya. Hi daw kay Chriselle Yantorin. At Ate, busy pa ako. Ate Rosel, ilan na po ang kumanta? Nakadalawa na po. Ikaw na susunod. Ito na. Yun. Hello po sa lahat muna daw. Ay, sabi ni Marites Pimentel. Yun. Hi, Marites. Watching and listening to all, and good luck po yun sa lahat daw ng contenders. Yun, si Barigo Perez partner. Nanonood na rin. Ayan o. Ano ba? Eto na. Tuwang-tuwa na yan sigurado. Dahil nanonood na siya. Tawa na parang Alex. Pagod eto na ako. Sigurado yan, tuwang-tuwa na naman siya. Si Evarigo Perez, tuwang-tuwa na naman po. Sabi niya, magandang hapon. Oo, magandang sa hapon. Sa dalawang guwapo. Uy! Ayan, Sir Eric. Uy! At least... Sayang si Sir Ray eh. Dapat yung nakasilip yung Sir Ray eh. Oo. Magandang hapon daw po sa dalawang guwapo. Sir Eric and Senyong T. Uy! Magandang ayan hapon, Senyong. Tuwan-tuwa na naman tong si, ano, si Evarigo Perez. Uy! Sa mga nag... Oo, hintayin nyo po ah. Kasi ang dami kasi na-excite dun ah, sa The ST Show mo. Ang dami na-excite. Ang dami nagtatanong sa akin. Wait lang po, relax lang po kayo. Yung yung ST Show, The Senyong Tigas Show. Maganda yun. Sabi ko sa iyo, papatok yun eh.
Oo, sige, bigayin na natin. Oy! Yung contestant number 3. Yun, contestant number 3. Mainit dito sa kanila. Bakit? Nagmula sa Urdaneta City, Pangasinan. Oy, sige. Pero nasa Singapore ngayon. Aha. Eto na, nagtatanong kasi siya kung pang ilan na raw. Ikaw yung pangatlo. Ikaw na. Eh, tawagin contestant mo na, number 3, si Crescel Yanto Rin. Hello po sa ating lahat. I'm Crescel Yanto Rin from Singapore. This is my weekly final song, Buhay Abroad, song by Habibi Boys. Gustuhin ko man na manatili sa ating bayan, pero kailangan kong ako ay maglakbay alang-alang sa pamilya, mga anak at mga magulang, upang makaroon ng magandang buhay. Masakit man para sa akin ang malayo sa aking pamilya, pero wala akong magagawa. Akala nila masarap ang buhay abroad, nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pangungulila, sana iwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo na ang iyong luha. Sa aking pinapasukan, dahil takot akong mapagalitan. Minsan ako'y natataranta kapag ang boss ko ay sumisigaw na. Mukhang bibig pa naman niya ay yala sura-sura. Pagdating ng sahuran, ang sweldo ko hinahawakan, kinabukasan resibo na lang ang naiwan. Akala nila masarap ang buhay abroad, nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pangungulila, sana iwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo na ang iyong luha. Kapag mayroon akong karamdaman, halos wala akong manapitan. Kapag may problema, wala man lang mapagsabihan. Pero kailangan kong lumaban para sa aming inabukasan. Anumang hirap dapat aking malampasan. Pagkatapos ng aking kontrata, ako'y sabik na makauwi na. Makakapiling ko na ulit ang aking pamilya. Akala nila masarap ang buhay abroad, nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pangungulila, sana iwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo na ang iyong luha. Kala nila masarap ang buhay abroad,
pagbibigay sa hirap pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pangungulila, sana iwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo na ang iyong luha. Marami pong salamat. Maraming salamat. Number 3. Grabe, ano, lahat sila, no? May iba-iba kasi sila, syempre, iba-iba yung delivery ng kanta. Yes, oh. So, bawat presentation, bawat ano nila, pag-awit nila, syempre, may hatid na, ano, maramdaman. Kalungkutan. Lungkot pa din, no? Kahit anong gawin mong masaya kapag narinig mo yung kanta, para bang ma-feel mo, partner. Maramdaman mo talaga. Lalo na siguro yung mga OFW, no? Pag narinig nila to. Pag narinig nila yan, sigurado. Talagang ano, makaka-relate talaga sila. Tatama nga naman, no? Yung pera. Papadala na lang yan. Kaya sana sinasabi natin lagi, no? Yung mga pamilya po na nandito, eh konting ano po sa pera. Dahil yung mga yung pinaghihirapan po ng pamilya sa abroad, hindi po yung pinupulot. Yes, hindi po basta-basta nakukuha nila. Kaya sobrang hirap po ng pinagdadaanan nila. Yung iba, sasabihin, okay lang kami dito. Pagkatalikod. Yun nga, sabi nga, kahit may sakit sila, walang... Iiyak na. Walang makakausap. Walang makakausap. Ay, nako. Ayun. Saludo kami sa inyo. Ako, malapit. Malapit ka nang sumaludo sa akin. Ay! Wag naman, partner. Ay, grabe na naman. Uy! Malapit na po. Uy! Uy, magandang hapon si daw Rosel. Sa dalawang guwapo. Huwag ka na umiyak, Ma'am Rosel. Sir Eric Ansenyong T, sabi ni Eva Rego Perez. Uy, syempre. Tuwa-tuwa siya na naman. Oo nga, tinatawanan ako. Ang galing mo magbudot. Uy! Sir Senyo. Uy! Sabi ni Quichelle. Uy! Yanto Rin. Yo, yun, Ma'am Akalselma, happy watching sa iyo. Hapon. Hello daw po ka DZME. Yung ating contestant number 1 si Lynette Barcena. Bumabati po siya. Happy watching. Oy, si Ma'am Jusa nakikinig. Nanonood. Hi, Ma'am. Good afternoon. Miss J. Miss J Love Diaries. Magandang hapon po. Mamaya po. Mamaya 12 abangan niyo po. Alas 12 hanggang ala 1:30. Yo. Ng Miss J Love Diaries. Yo. Sabi ni Ninang Venisa Badu, yung kapitbahay ko sa Pinas, need niya ng tulong na Saudi Arabia. Ganun? Hindi raw pinapakain, sobrang hina na raw. Baka po pwede siya tulungan, mga lodi. Sige po, ilalapit po natin. Pwede, sige, ilalapit po natin. Yun, wala pong problema. Aron na bistro sa laan, happy watching BFF. Magandang hapon. Ano, hapon. Yun. Hello daw po mga sir. Oh. At magandang hapon, sabi ni Lynette Barcena Resurrection. So, mamaya, ilan pa ba? Meron pa tayong 5 pa. 5? At syempre, ito si Ninang Venisa Badu. Alam mo, syempre, ano siya? Dahil nagustuhan niya yung awitin ng Habibi Boys. Anong gagawin? Kumanta din siya. Ganon? Kasali ngayon? Siya ngayon. Ano ito, Shom? Hindi, ito naman. Narito na siya eh. Bali, 8 sila ngayon. Dahil next week kasi, wala tayo. So, yan. Binuo na ngayon. Isa-send down niya yung details. Sige po, isa niyo po sa amin dito. Sige. A-actionan po yan. Correct. Ng inyong action man, Mr. Senyong Tigasin. At Eric Bukal. Ayan, abangan niyo po. Abangan niyo. The ST Show. Oy! The Senyong Tigasin Show. Ano ba? Ayan. Ayan, nandiyan si Ray. Si Ray.
Ilalapit ko po sa inyo, ha? Tama na po. Sir, ilalapit ko po sa inyo. Oh. Yung The ST Show. Oy. The Senyong Tigasen Show. Grabe naman. Alam na, ha? Sinabi ko na rin yan kay Sir Ed. Hala, yung partner. Yung, wala siyang gagawin doon. Kundi magpapatawa. Sasayaw. Siyempre, hala, gusto ng mga kababayan natin eh, maging maligaya. Oy, naman. Sa kabila ng mga problema nila doon, siyempre, eh, maghahatid ka ng saya. Ay, ano ba? At ligaya, o. Pare, halik, tama na! Yes. Ninang, hindi po ikaw susunod. Number 6 ka po. Ayan. Nakakapagod, sir. Sir, ha? Sir. Kung pinagbigyan nyo yung travel show natin, uh-huh, pagbigyan nyo rin yung isa pa. Yung may magkakaroon din tayo ng travel show, okay, dito. Talaga. Siyempre, hosted by... Sino? Harley Balbuena, uh-huh, and no, Heidi Monroe. Wow! Talaga naman! Oh. Congratulations! At, request ko yun eh. Request ko yun eh. Talaga. May isa pa akong request. Oh. Yung The ST Show. Si Seren, alam-ala ko niyan. Kaya ibibigay sa'yo yung The Ay, ST Show. Maraming nini yung ST, ha? Uh-huh. Iba yung ST nung araw, oh, sir, no? Bold star. Bold star. Eh, yun nga. Senyong Tigasen Show. Maghuhubad ako dito. Bahala ka. Basta show mo yun. Saya, uh-huh, tawa, uh-huh, maraming meaning yung talaga. Saya. Sex. Ay, sex. Hoy! Yung ST, di ba? Yan, yung The ST Show. Hoy, ganun. Malapit nyo na po yan. Abangan nyo po ang The ST Show. Na, grabe. Ito lang po sa DZME. Na, grabe siya, oh. Sabi ni Ninang Benisa Badu. Oh, anong sabi? I'm waiting, Sir Nang. Senyong. Alam mo, ilang linggo na nating pinaplag kasi yung The ST Show. Ang dami nagtatanong sa akin, Sir Eric, kailan ba talaga yung show ni Senyong Tigas? Ayan, sige po, marami pong salamat. Uy! Bakit panggilas ka ganyan? Maghahatid. Oo. Ayan, maghahatid po ng saya. Pwede ba pahinga muna ako? Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakatawaan na po syempre, tayo dito. Sabi nga, di ba? Para po sa inyong lahat. Di ba kung sa umaga, sabi ni Sir Tony, uh-huh, yung pagising sa umaga, uh-huh, dapat daw good vibes lang. Pero uh-huh, dapat buong araw, ganun, good dapat vibes. Lang. Oo, dapat lang. Dapat, syempre, sa kabila ng mga problema, lang, katulad ng mga OFWs natin, correct, eh ang tanging ginagawa nila doon. Uh-huh. Pag wala silang mga, syempre, pag pahinga nila, uh-huh, kakanta na lang sila para maibsan, mm-hmm, yung kanilang mga nararamdaman na lungkot. Yung kunting tawa na lang sa kanila, partner. Malaking bagay na, oo, sa kanila yun. Oo, totoo. Ayan, no, katulad niya, no? Yung taga Hong Kong, o tawa, uh-huh, ng tawa. Sino ba yung taga Hong Kong na yan? Ayan, si Eva Rico Perez. Oo, magkakagulo daw ang show kapag natuloy. At ito, ganun, relate na relate daw siya. Bakit? Sa kanta, uh-huh, nung itong Buhay Abroad. Ayan, sa mga gusto pong subukan yung kantang ito, uh-huh, i-search na lang po yung Buhay Abroad, uh-huh, by Habibi Boys. Ayan po. Ayan, kagulo, Chriselle Yanto, kasali ka rin daw pala, uh-huh, sabi ni Prince Sha. Yun. Nako, dahil marami tayong, okay, ibigay na natin ating, yun, contestant number 4. Yun. Nagmula naman siya sa yun, kababay, kaano nyo, kalugar nyo to, mga taga-Alae. Oh, ay, hindi sa ka kababayan, ko, kababayan ko ang mga Aray. Hindi naman eh. Mula po sa Lemery, Batangas. Uh-huh. Siya po ang OFW. Mula po sa Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Yo. Partner, ang pangalan. Contestant number 4, Joel Sanchez. I'm Joel Sanchez from Lemery, Batangas. Present Jubail, Saudi Arabia. This is my entry. This is me. Gustuhin ko man na manatili sa ating bayan, pero kailangan ko, ako ay maglakbay. Alang-alang sa pamilya, mga anak at mga magulang, upang magkaroon ng magandang buhay. Masakit man para sa akin ang malayo sa aking
pamilya. Pero wala akong magagawa. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, ugli kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa iwan ng pamilya. Di mo na malayan, tumutulor ang iyong luha. Pasukan, dahil takot akong mapagalitan. Minsan ako'y natataranta, kapag ang bus ko ay sumisigaw na. Mukhang bibig pa naman niya ay yala, sura-sura. Pagdating ng sahuran, ang sweldo kong hinahawakan. Inabukasan, resibo na lang ang naiwan. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, ugli kayo. Sabayan pa ng panguhuli nila sana iwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo lang yung luha. Kapag mayroon akong karamdaman, halos wala akong malapitan. Kapag may problema, wala man lang mapagsabihan. Pero kailangan kong lumaban para sa aming kinabukasan. Ano mang hirap dapat aking malampasan. Pagkatapos ng aking kontrata, ako'y sabik na makauwi na. Makakapiling ko na ulit ang aking pamilya. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, ugli kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo lang yung luha. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, ugli kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayang tumutulo na. Thank you din. Salamat. Joel Sanchez. Contestant number 4. Yan, mula po sa Batangas. Ang dami pa daw palang gustong ano, ha? Mm-hmm. Gustong sumali. Yuhu. Ano, hello daw po mga sir. Sabi, mm-hmm, magandang hapon. Mm-hmm. Maayo man di ay mosayaw BFF.
Ano sabi ni Arlene? Magaling daw sumayaw. Ayun. Ibig sabihin ulit. Tama na po. Mamaya ulit. Sabi ni, eto, nanonood sa atin si Tita Digna. Ay, Mama Ordiliano. Digna. Good afternoon. Marami pa raw gustong kumanta. Ayun. Pauwi na yan sa April 25, kabayan ni Lodi Marco Anthony Remulla. Ayun. Si Joel Sanchez. Eto, ayun, kabayan pala niya to. Ayun. Ayan, maraming salamat po. And hello daw po sir, sa inyong T. Uy, gandang hapon and hello hapon daw everyone. Wow, ang galing. Sabi ni Rosel Albutra. Di ba ngayon, ang dami natin narinig, no? Uh-huh. Siyempre, yung ibang, iba-iba kasi yung boses nila. Yeah, so, ano yun. Marami daw gustong kumanta. Eh, pwede naman, i-ano. Next, sunod pa. Sunod pa ulit. Oh, pwede pa yan. After mga Holy Week. Oh, kung gusto nyo. Parang Holy Week, pwede pa. Hello daw po. Papauwi na pala. Ito bang papauwi si, ano, si Joel Sanchez? Uh-huh. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon. Ito si, syempre, nanonood pa rin sa atin. Sino? Si Eva Rigo Perez. Nanonood pa rin? Hi, Eva. Wow, ang galing. Uh-huh. Sabi ni Rosel Albutra. Ang galing siyempre, na naman. Nagpapasalamat din po muna ako. Ah. Naman, si personal kanino? Ako nagpapasalamat kay kanino? Ma'am Rosel Albutra. Yes. Siya naman nang olekta ng mga kanta talaga, din. Talaga, hi Ma'am Rosel. Good afternoon po. Siya? Salamat po sa'yo. Eto pa. Mm-hmm. Siya pa yung bahala sa premyo. Ganon? Oo, diba? Talaga. Saan nakakita ng mga, naman, Ma'am Rosel? Mga viewers, followers, yes, mga sumusuporta. Sa DZME. Yun. Ang buong DZME po ay nagpapasalamat po sa iyo, Ma'am Rosel. Tama. Maraming salamat po. At syempre, dahil nga ilan pa sila? Apat pa sila. Apat dire-diretso na po tayo. Ang ating contestant number 5, nagmula naman po. Ang ganda dito sa kanila. Sa Tagbilaran City, Bohol at OFW mula po sa Saudi. Partner. Oy, contestant number 5, Mayet Acido Lacuarin. Hi everyone, I'm DZMA. This is my app from KSA, this is my app. Give them for all the partners and members. From Tagbilaran City Bohol. At ang iba'y ang gustuhin kuma na manatili sa ating bayan. Pero kailangan ko ako ay maglakbay. Ang nangalang sa pamilya, mga anak at mga magulang, upang magkaroon ng magandang buhay. Masakit man para sakin na malayo sa aking pamilya, pero wala akong magagawa. Akala nila masarap ang buhay mo, na ititiis ang hirap mo ikaw. Sabayan pag wala pang uli na sa ang iwan mong pamilya, di mo mamalayan, tumutuyo na ang iyong luha. Ang buhay ko
hirap lumilikayo. Sabayan pang mga pangulila, sa iniwan mo pamilya, di mo malayan, tumutulo na yung luha. Kapag mayroon ako naramdaman, halos wala ako magkakapitan. Pero kailangan ko dapat malampasan. Pagkatapos pang kontrata, ako'y sabi ka uwi na. Magkapiling uli ang aking pamilya. Kala nila masarap ang buhay ko, nagtitiis sa hirap lulikayo. Sabayan pang mga pangulila, sa iniwan mong pamilya, di mo mamalayan, tumutulungan yung luha. Akala nila masarap ang buhay ako, nagtitiis sa hirap lulikayo. Sabayan pang mga pangulila, sa iniwan mong pamilya, di mo mamalayan, tumutulo na yung luha. Kwentuhan kasi. Oras sa Pilipinas mo na, partner. 33 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 for the Easy 2 Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 para sa Swap 3 Lotto. Exciting ang prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw. Let's play Lotto! PCSO games can be played by those who are 18 years old and above. Kung kayo po ay makatanggap ng text o tawag na nagsasabing kayo ay nanalo sa Lotto o electronic raffle ng PCSO, huwag pong magpaloko, scam po yan. Heat sensitive din po ang mga Lotto tickets, huwag pong babasahin o paplansyahin ang inyong mga ticket. Kailangan ma-validate ng machine ang Lotto ticket para po ma-claim ang inyong mga premyo. Samantala, narito po ang resulta ng 9 p.m. Lotto draw kagabi sa Super Lotto 649, 14, 16, 28, 17, 23 at 37. Wala pong nanalo ng jackpot prize na 93,198,466. 16 po ang may tig 54,080 pesos, 861 ang may consolation prize na 800 pesos at 17,059 ang may tig 24 pesos. Sa Lotto 642, 9, 20, 17, 27, 18, 39. Wala pong nanalo ng jackpot prize na 47,329,992. 23 po ang may tiga 25,000 pesos. May consolation prize din po na 1,238,450 po sila. At 19,796 ang may tig 24 pesos. Sa swertres, 704 sa AC2, 422 sa STL Games po sa Pares, 54 swear 3, 994 at sa 2 digits ay 9 at 4. Tara na tangkilikin at ating laruin Lotto Games sa Kino. Pati sweepstakes partner tayo, scratch it din ng makakas, cash ng swerte at pa
Small Town Lottery. Kaging hawahan kinabukasan, lahat ng minimiti makakamtan sa PCSO. Yes po, nako, nagbabalik po kami. Ni Senyong T. Dire-diretso na si po tayo. Bukal. Oy, nito muna partner, may nanonood sa atin. Si Siana Kabatanya Tikman. Happy watching. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ito at saka si Sherwin pala, baka magtatampo sa atin, no? Nandiyan na si Sherwin. Uy, parang Sherwin! Kumusta ka na? Nasaan ka kanina? Nanonood na po si parang Sherwin Marco V. Nasaan ka ba kanina? Mm-hmm. Yaho pare koy, pare sa inyong kung kailan mag-start program nyo. Naku, saka nag-brown out. Oy, at saka si tama ba yun? Ingit pa more, happy watching. Bakit hindi ka nag-ano parang sa inyong, ano parang mag-generator Sherwin? Mag-generator ka! Mag-power bank? Dire-diretso na po tayo. Dire-diretso na kayo, partner. Mag-overtime tayo. Wala, syempre ito, isa sa mga haligi rin to ng Tiniga Timi. Oho. Mula po sa Cagayan Valley din po at OFW syempre sa Doha, Qatar. Matagal na po nating kaibigan dito sa DZME. Mm-hmm. Eh nagustuhan niya yung awitin. Talaga. Oo, eh kaya syempre. Libangan din niya to eh. Sobrang okay. Libangan niya to. Ni Ninang, syempre tawagin mo na. Oh, si Isa o Aiza Tangunan. Contestant number 6. Hello everyone, good afternoon Timig at Himig. It's new video challenge at DCMA 1530 KSC. My name is Teta Gordon, OFW from Doha, Qatar. Buhay abroad, composed by Rodney Bungog. Habibi boy. Gustuhin ko man na manatili sa ating bayan, pero sakit man para sa akin ang malayo sa akin pamilya, pero wala akong magagawa. Akala nila masarap ang buhay abroad, nagtitiis sa
ako'y sabik na makauwi na. Makakapiling ko na ulit ang aking pamilya. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Tayo mawalan ng pag-asa, may Diyos ang kakampi natin. Marami pong salamat, Ninang Aisa Tangonan. Contestant number 6. Ito, sabi ni Joel Sanchez, yung contestant number 5 natin. Uh-huh. Pabati raw po sa aking pamilya dyan sa Pinas. Sige. Sa Lemery, Batangas, sa aking may bahay na si Florentina Sanchez. Yon, Mang Florentina. At sa aking mga anak. Yon, Mang Florentina, happy watching po. Sabay iyak daw ni Bestie sabay Aisa. Hooray, thank you. Oy, si Sir Angel Balagtas, nandyan na rin. Sa Saskatoon. Yon, Saskatchewan, watching. Canada. Mm-hmm. Sa kanila po ngayon. Mm-hmm. Ay, anong oras daw? Oy, parang sinyong pahingi ng radyo, sabi ni Sherwin. Sherwin, radyo lang pala eh. You're most Your welcome daw po. Is my command. Mga pogi, uh-huh. Sir Eric. Oy, salamat. Sir Sinyong, uh-huh. Mamimigay ka ba ng radyo dun sa uh-huh. The Esti Show? Ayun lang. Oo, malay mo. O, diba? Pagtuloy-tuloy yung show na yun. O, syempre. Madali, Oy! Madali na yon. Madali na mamigay. Pagandun na ako sa inyo, huwag kang mag-alala. Talaga. Mamimigay ka ng radyo. Salamat, partner. Oy, ito, Dildo, si Tony, happy watching. Oh, magandang hapon po. Uh-huh. Ito, dire-diretso na tayo. Na tayo. Sige. Meron pa tayong dalawa at okay. Isang guest. Okay. Ang pang number 7 po natin. Uh-huh. Ito, sa mga San Jose, taga San Jose City, mm-hmm. Nueva Ecija. Uh-huh. Mula po sa Hail. Kingdom of Saudi Arabia. Contestant number 7, Lorena Columa Pascua. Hello, I'm Lorena Columa Pascua and this is my entry to Friends of DCME Singing Contest Buhay Abroad, composed by Idol Rodney Gumog. Gustuhin ko man na manatili sa ating bayan, pero kailangan kong ako ay maglakbay. Alang-alang sa pamilya, mga anak at mga magulang, upang magkaroon ng magandang buhay. Masakit man para sa akin ang malayo sa
pagalitan. Minsan ako'y natataranta kapag ang boss ko ay sumisigaw na. Mukhang bibig pa naman niya ay yala, sura-sura. Pagdating ng sahuran, ang sweldo kong hinahawakan. Kinabukas ang resibo na lang ang naiwan. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pamangulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo na ang iyong luha. Kapag meron akong karamdaman, halos wala akong malapitan. Kapag may problema, wala man lang mapagsabihan. Pero kailangan kong lumaban para sa aming kinabukasan. Anumang hirap dapat aking malampasan. Pagkatapos ng aking kontrata, ako'y sabik na makauwi na. Makakapiling ko na ulit ang aking akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo ng iyong luha. Akala nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo na ang iyong luha. Maraming salamat po. Good luck everyone. Marami pong salamat. Salamat. Ma'am Lorena Coloma Pasqua. Pasqua. Ayan. Pabati din daw po sa group ko. Mm-hmm. Love of Nuts. TSP Forever Friends. Oh, na Habibi Boys. Yo, ayan, naiyak si Lorena. Sa inyong lahat. Relate daw po. No? Dahil meron pa tayong isang contestant. Aha. At isang guest ay okay. Bigay na po natin. Yon, sige. Yung ating last contestant ngayong linggong ito. Okay. Mula po muli. Puro Cagayan pala to, partner. Tatlong Cagayan. Okay. Mula po sa Cagayan Valley. Uh-huh. At OFW mula po naman sa bansang Taiwan, uh-huh, partner. Contestant number 8, Novelen Torres Bagasin. Hello friends of DZME, I'm Novelen Bagasin, an OFW from Taiwan, and this is my entry, Buhay Abroad from the Habibi Boys. Hope you like it! Gustuhin ko man na manatili sa ating bayan, pero kailangan kong ako ay maglakbay. Sa pamilya, mga anak at mga magulang, upang magkaroon ng magandang buhay. Masakit man para
para sa akin ang malayo sa aking pamilya. Pero wala akong magagawa. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Bayan pa ng pangungulila sa iniwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo ng iyong luha. Pasukan. Dahil takot akong mapagalitan. Minsan ako'y natataranta kapag ang boss ko ay sumisigaw na. Mukhang bibig pa naman niya ay alasura-sura. Pagdating ng sahuran, ang sweldo kong hinahawakan. Kinabukasan, resibo na lang ang naiwan. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pamumulila sa iniwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo ng iyong luha. Kapag mayroong karamdaman, halos wala akong malapitan. Kapag may problema, wala man lang mapagsabihan. Pero kailangan kong lumaban para sa aming kinabukasan. Anumang hirap dapat aking malampasan. Pagkatapos ng aking kontrata, ako'y sabik na makauwi na. Makakapiling ko na ulit ang aking pamilya. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pamumulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo ng iyong luha. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, doble kayo. Sabayan pa ng pangungulila sa naiwan mong pamilya. Di mo na malayan, tumutulo na ang iyong luha. We'll be right back.
Maraming salamat. Salamat. Novelin Torres Yo. Bagasin. Contestant number 8. Pabati raw po, sabi ni Michelle Yanto. Sa okay. family niya, Fajardo family. Oh, happy watching. Abrera family. Happy watching. At Yanto rin family. Happy watching. Thank you po. At ito, syempre, yung diretso na po natin Sige. Sa ating guest ngayon. Okay. Ito yung ating ano Sige. Monthly finals champion. Okay. Collaboration with our weekly winner na si Ma'am Rosel Albutra Yo. At si Sir Edwin Dumlao. Okay. All I do is wait for you.
Yes. Ng rhyming. Salamat po sa dalawang guest natin. Layering pa nung kanta. Yo. Nako. Nako. Eh, partner, oh. Nag-message si Arsenio Susbilia. Anong sabi? Oh, ibatiin po muna natin. Sino? Yung ating station manager. Naman. Sir Tony T. Yeah. Sir Tony T. Oh. Sir Tony T. Oh, magandang hapon. Oh, yung mga premyo po siyempre nung mga nakaraan. No? Sir Tony T. Ayan ka naman. Pinapahamak mo lagi si Sir Tony. Siyempre. Oh. Nako. Eto na. Bye daw po everyone, sabi ni Ninang Beniza Badu. Nako po dahil sabi nga eh, ano, gusto pa namin kayong makasama sana. Pero ang oras ay sadyang maramot sa atin. Maramot sa atin. Sabi nga po ni Miss J. Oh, Miss J, mamaya po. Mamaya po. Abangan niyo po, abangan niyo po si Senyong T. Oh, mamayang 12 na sa kay Miss J. Yun, doon na ba na po ako manggogolo? Oh, overtime na tayo. Nako, maraming salamat po muli sa ating mga nakaagapay. Kay Engineer Alex Puentes na magpapapakod. At syempre, kay ating dalawa si Sistas. Grabe ka. Si Heidi Monroy diyan. Si Heidi Monroy diyan, dalagang Pilipina yan. Dalagang Pilipina pala. At si congratulations sa kay Heidi. Ha? Oo. Oy. Ang bagong host. Ayan, abangan nyo na po. Abangan nyo. Ang travel show. Travel show. Na nga DZME. Maganda po yan. Ay, nako. Pag ano, pag uwi ako dito, mag-guest ako sa kanila. Yes. Oo, si Heidi at si ano, si Harley. At syempre sa mga bossing po natin. Yo! Sir Tony. Oh. Sir Tony. Oo nga. Sir Tony. Ano na? Ating station manager, yun. Syempre. Ating program director. Sir Ed Sarto. Sir Ed Sarto. At syempre sir. Sa ating bossing. Uh-huh. Ang deputy speaker, Congressman Butch Pichay. Sir, good afternoon. Yan, walang kalaban yan. Oh. Uli po, maraming salamat po. Maraming ako po, salamat. Si Eric Bocan. Ako naman po, si Senyong Tigasin ng Bisayang Batanggenyo. Wala po tayo next week. Wala tayo. So, magkikita kita lahat po. Kayo ni na Senyong. Hoy! So, maraming salamat po sa inyo, ha. Ay, maraming sa salamat. Patuloy po ninyong ano, pagsuporta sa, yo. Siyempre, sa DZME, yo. Sa programa po ng Tinig at Timig, siyempre, sa pagmamahal nyo po sa akin. Correct. Maraming salamat maraming po salamat. Sa inyong lahat. Okay. Maraming salamat, Pilipinas, at buong mundo. God is God, sa Diyos ang tunay na mapore. Bye-bye. Ito sa mundo, gusto mo bang kantahan ka ng gwapo naming DJ on air? Request na ng favorite song mo dahil narito na ang programang Pwede sa Chick, Pwede sa Boy.